up ka lang ng pick up, walang hassle, di ba? Hindi ka napagod mag-commute papuntang Manila. This is Queen from Ryan Queen and welcome back to our YouTube channel. For today's video ay very informative tayo dahil ang itatakan natin is how to process attested documents in 6 easy and no sweat steps. Magpo-focus tayo sa mga educational degree na documents. So, I'm talking about diploma at transcript of records. So, itong dalawang to. So, if you are planning to work abroad in the future, this video might help you. We're going to focus on the documents which are educational degrees. So, I'm talking about 1. Your diploma and 2. Your transcript of records. Okay? So, bakit nga ba kailangan ipa-attest pa ang documents? This is because to make your documents legal at authentic sa bansa na pupuntahan mo. Step 1. Request a certified true copy of your diploma and transcript of records. Take note, certified true copy ang kailangan. Hindi kailangan ng original. Pero, kakailanganin mo ang iyong original diploma at ang iyong original transcript of record para makatipid tayo. Okay? So, saan tayo kukuha ng certified true copy? Sa school registrar. Pagkarating mo sa school registrar, i-inform mo sila na kailangan mong makakuha ng DFA authentication ng iyong educational degrees. Okay? Ang cost na may incur mo sa per page ng certified true copy is depende sa school mo. Maganda na rin na may dala ka ngang original dahil kapag pupunta ka sa school, tas doon ka palang kukuha ng original transcript at diploma, mamamahalan ka pa. At saka, kailangan mo pang magpapirma sa school president. So, baka hindi available yung school president, hindi mo siya makukuha kaagad. So, better bring your original certificates or original diploma and original transcript of records. Ang kagandahan sa mga school sa Pilipinas, may sarili na silang sistema na may option sila na direkta sila na magpapadala sa DFA to authenticate your degrees. Pero, it will take a long time. Siguro more than a month. So, kung gusto mong mapabilis ang proseso, let's proceed to step number 2. Go to CHED to get a CAV. Okay? Saan CHED ka pupunta? Depende rin sa school mo. For example, like me, ang school ko is based sa Region 1. So, sa CHED Regional Office Region 1 sa La Union, ako pinapuntahan ng school registrar. Binigyan na rin nila ako ng certified true copy at ng endorsement letter. Ano nga ba ang CAV? So, ganito yon. This is an example of CAV. CAV stands for Certification, Authentication, and Verification. You have to pay 40 pesos. Noong panahon ko, 40 pesos yun. Hindi ko lang alam sa ngayon. 40 pesos for this, for one degree. You have to wait for few hours for them to issue a claim stub. Itong claims tab na to, ito yung papakita mo at dadalhin mo sa DFA Manila para makuha mo na yung red ribbon or yung attested degrees. Step number 2 will take only half of your day. So for example, kung sa step number 1, nakuha mo agad yung kopya at yung endorsement letter, pwede ka nang dumiretso sa CHED Regional Office. So, in half a day, natapos mo na ang dalawang steps. Okay. So, bibigyan ka nga
ng DFA claim stub at reference number including receipts. So, wag na wag mong iwawala ang mga yun dahil hahanapin yun sa DFA Manila kapag kinuha mo na yung attested documents mo. Ang claim stub, it will look like this. Usually, after 10 days, yung designated pickup time. After mong ma-receive ang yung claim stub, reference number, and receipts, you just have to wait the specified date kung kailan mo pupuntahan at i-claim ng yung attested documents. Or, kung nasa probinsya ka at hassle sa'yo ang mag-commute, syempre, gagastos ka pa dyan ng pamasahe, mapapagod ka pa, mananakawan ka pa, kakain ka pa. So, let's proceed to step number 3 kung ayaw mo ng hassle. You have to go to the nearest DHL branch para ipakita ang iyong reference number at lahat ng nakuha mo sa CHED office. I-inform mo rin sila na gusto mong ipa-pick up ang iyong authenticated documents. Sa DHL, hahanapan kanila ng 2 valid IDs at kakailangan kanilang pumirma ng special power of attorney na nag-authorize sa DHL na sila na nga ang representative mo para kuhanin ang iyong documents. You have to pay 335 pesos for the service fee at 100 pesos per document na i-attest mo. After going to DHL branch, magpo-proceed na tayo sa step number 4, which is claim your red ribbon or apostille. Bakit dalawa ang tawag? Bakit red ribbon? Bakit apostille? So, ito yung pagkakaiba. This is a red ribbon and this is apostille. So, before 2019, red ribbon pa ang ginagamit natin. And after that, nagkaroon na tayo ng apostille. Apostille kasi, merong convention ang Pilipinas along with other countries na ang apostille is accepted na sa bansang yon and no need na siyang ipa-attest pa sa embassy. Ang pinagkaiba po ng apostille, nag-join ng Pilipinas sa mga other countries na meron silang kasunduan. If you are holding an apostille document, you don't need to authenticate it to the embassy of your country of destination. So ito na, pagkatapos na nito, pag may apostille ka na, accepted na ito dito sa mga bansang ipapakita ko. So, kung dyan ka magpaplanong magtrabaho, nag-stop na dito sa step number 4 yung proseso mo. Hindi ka na kailangan mag-proceed sa step number 5 at step number 6. Yung pag-claim ng red ribbon, kung sa DHL nga, pipick upin mo na lang siya sa branch na napili mo. So, it will take around 10 to 15 days para makuha mo na yun. Kukunin mo na doon sa nearest branch sa bahay mo. Step number 5. So, mas okay na kung plano mo talagang maghanap ng work dito, after some time, simulan mo na siya. Mas makakatipid ka pa. Kung ikaw ay papunta dito sa Dubai, kailangan natin mag-proceed sa susunod na step kasi requirement to. Step number 5. Attest in UAE Embassy. Trivia ulit. Hindi nag-a-accept ang UAE Embassy sa Pilipinas ng walk-in. Kaya maigi na rin na dumiretso ka sa DHL to process your DFA authentication. Kasi DHL ay authorized silang makipag-deal sa UAE Embassy. So wala kang choice. Kailangan mo talaga ng tulong ng DHL. Hindi pala nila ako in-sponsoran. So, DHL or LBC? Pwede siguro yun. Hindi ko pa na-try yung LBC kasi laging DHL. Tsaka mabilis ang proseso nila. Shout out DHL Express Service! Bekeniman po! Ayun, napakabilis ng servisyo talaga nila. Ang cost ng embassy, UAE embassy stamping is
2,550 per document. So, yun, noon pa yun, nung panahon ko pa yun, 2017, hindi ko alam ngayon kung nag-revise na sila ng prices. So, yun. At least may alam kayo na more than 2,000 yung cost. And, kailangan nyo magbayad sa service, ng service fees sa DHL ng 550 per document. This is how UAE Embassy stamp will look like. So, blue. So, itong embassy stamping, it will take around 7 days bago mo ulit siya makuha sa DHL. So, pipick upin mo na naman siya sa nearest branch. Yung pick up ka lang ng pick up, walang hassle, diba? Hindi ka napagod mag-commute papuntang Manila. And, first and foremost nga, hindi nga allowed ang walk-in. Another cost na may incur mo, kung nandito ka na at ipapadala mo na lang yun dito. After 7 days, na-receive mo na ang iyong attested documents, which is your apostille or your rodribon na merong UAE embassy stamp, and you're ready to fly. Pagkarating mo dito sa Dubai, magpo-proceed na tayo sa 6th and last step is get a Mufaik stamp. So, sila yung governing body ng UAE na katulad ng DFA or Department of Foreign Affairs sa ating sa Pilipinas. So, sila rin yung in-charge sa pag-a-attest ng yung documents. Ulitin ko nga pala ha, itong fifth itong last step, designed siya or designated siya para sa mga kabayan natin na dito papunta sa Dubai or sa UAE. Paano tayo makakuha ng Mufaik stamp? Paano ka makakakuha ng Mufaik stamp? So, kailangan mong mag-register or gumawa ng account sa Mufaik website. Tapos, doon mo i-upload yung scanned copy nung una, itong dalawang page na to. Okay? Apostille at itong CAV. Yan yung unang scan file na i-upload mo, at pangalawang scan file yung transcript at yung diploma. Bali, palalabasin mo na dalawa ang isasubmit mo, yung authentication at yung merong UAE embassy stamp, tapos hiwalay mo yung diploma at ang yung transcript. Kasi sabi nila, sabi nung nakausap ko sa customer service ng Mufaik, hindi nila maipaprocess kapag isang upload mo lang siya. So, dapat paghiwalay mo siya ng file. Kailangan mong maghanda ng 300 dirhams na ibabayad mo. After mong maisubmit ang iyong mga scanned documents, bibigyan ka nila ng tracking number or receipt kung saan mo gustong pick upin. Kasi dun pala sa pag-upload, dun ka na mamimili kung saang happiness center or kung saang Mufaik branch mo siya gustong pick upin. Makaka-receive ka sa email mo ng transaction number. Tapos, yun yung kailangan mong bayaran. Either dun mo siya babayaran sa Happiness Center or pwede mo na rin siyang bayaran online. Kailangan mong i-print yung resibo at kailangan mo na siyang ipakita doon sa Happiness Center or yung Mufaik office branch. And then, ayun na, pwede mo na siyang isubmit sa iyong employer to process your employment visa. Those are the 6 steps. So, sana nakatulong sa inyo lahat. So, yun na guys. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Sana nakatulong ako at sana napadali ko yung pagpuproseso ng inyong mga papers. And good luck sa paghahanap ng trabaho dito sa Dubai o kahit saan mang panig ng mundo. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do hit like, subscribe, and comment na rin kayo for any other questions or suggestions kung ano ang susunod natin pwedeng itapit. Thank you so much for watching, and God bless us all. Bye-bye!